Isang napakalaking tulong nga dito sa ating kambingan ang pagkakaroon ng shredder machine. At itong machine na ito ay halos 2 buwan na nga rin pala sa atin. Kaya sa vlog na ito ay hayaan nyo akong ipaliwanag at sabihin sa inyo ang mga nagustuhan at hindi ko nagustuhan dito sa ating shredder machine. Kaya naman tapusin mo itong vlog na ito at sana'y makatulong sa'yo. Ako si Angel Juan, isang millennial farmer. Kaya tara, samahan nyo ako sa aking kwento. Yun, so magandang hapon sa inyo lahat, no? So, papakita ko nga pala sa inyo itong ating shredded machine. Itong ating, tawag dito ay shop cutter, no? So, ang brand dito is Yamada. Yamada model niya is GCC600. At meron siyang horsepower na, ang engine niya ay 6.5 horsepower. At yung kanyang rotary speed ay meron siyang 1,100 RPM. Capacity niya 800 kilograms per hour. So ganun yung kaya niya i-produce na dami na magigiling. Punta dito sa, so ang kagandahan dito is meron siyang sukat ng cut, kung anong gusto niyong klase ng cut. Kung gusto niyo medyo mahaba-haba ng konti, itong long, so bale gagawin nyo lang yan para nagano lang kayo na para lang kayo nagkakabyo yan. Tapos balik nyo lang kung gusto nyo long sa long. So, itatiming nyo lang yung ano dito para maano nyo dito sa may bearing sa loob. Itatiming nyo lang dito ito yan para ito ay magalaw-galaw nyo. So yan, so ito nga pala ay gasoline, diesel. Merong ganito rin na electric, pero itong ating binili is diesel. So pag i-on nyo sya, bababa nyo itong may pula na to, ito yung sa may on off. Yan, and on off. So ito nga pala ay may 2 months na sa atin, no? So may on off dyan, i-on nyo pababa. Yan, naka-on na yan. Switch off lang natin ulit. Tapos punta kayo dito sa may choke. Ito yung on, ito yung off. On, off. Tapos kailangan ito naman ay dapat ay naka nandito muna siya. Ito yung on niya, ito naman yung off niya. Para na rin nyo ganyan style, ganyan itsura. Naka on ang choke, tapos itong isang ito ay nandito. Tapos kapag umandar na siya, tsaka yun siya dadaling dito sa may gitna. Ayan, tabi-tabi yan. O sa may gitna. Tapos, syempre, hilahin nyo to. Magpapa-andarin pang start. Sa motor ay parang kickstarter. Tapos, yung kanyang parang accelerator, ito. Ayan, ayan yun siya. Adjust nyo siya dyan. Ayan. So, itong machine na ito ay 2 bands na sa atin. Pero, yan, goods naman yung ano, yung kanyang performance. Kapag bumili kayo nito, okay, ito ay assembled na. Ito lang yung i-assemble nyo. May mga ternilyo naman dyan. Pag tatama-tamaan nyo na lang. Tapos, dahil sa loob, nabubuksan to eh. So, itong itsura nya sa loob, ito yung pinaka-roller nya. Ito yung kumakagat dun sa pinapasok natin dito. Yan, ito yung pinaka-roller nya. Tapos ito yung mag-chop-chop. So, yun nga lang. Dahil medyo minsan ay may mga kahoy tayong pinapasok dito. Yung mga talim nya, nabibingaw. So, pero kaya naman yan, ano, iasa. Yan, may mga down-down dito sa loob. Yan, sama natin ulit. Tapos yun, home belt. Yan, tapos dito yung pinakalagayan ng gasolina. Alagayan ng gasolina. So yun nga lang, yung pinaka ayoko dito is ito. Napaka unsafe nya. Gawa ng kapag nagpasok ka ng gusto mong gilingin dyan, possible na kapag hindi ka agad nakabitaw,
Oh, dito. Pasok ang kamay mo, sigurado. GG. Kaya ito lang yung pinakayaw ko. Mas maganda yung may roller gun na ano, na kusa siyang pag nilagay mo, kusa siyang umaandar. Hindi yung tinutulak. So yun lang ayaw ko dito sa machine na to. At sa mga previous video nga pala natin, ay mapanood nyo na kahit nga pala yung mga sanga ng kahoy, ay atin nga din palang ginigiling dito. At kahit na 6.5 horsepower lang itong ating machine na ito, ay talaga namang pwedeng-pwede rin ito pang heavy duty. At hindi nga lang pala mga dahon at mga damo yung ginigiling natin dito. At mapansin nyo nga sa previous vlog natin, na hindi nga lang dahon yung ginigiling natin dito, kundi pati nga pala yung mga sanga, tulad ng sanga ng ipil-ipil, sanga ng tibig, tapos minsan pati yung mga palapa ng niyog ay sinasama na rin natin. At pati nga rin pala yung mga matitigas na parte ng napier ay talaga namang kayang-kaya niya pa rin gilingin. Kaya para sa akin ay goods na goods din talaga to at marerecommend ko to sa inyo. Kagandahan nga din pala dito ay pwede mo nga i-adjust kung gaano yung size na gusto mo. Pwede mo siya iset kung gusto mo ay mahaba yung pagkakat. O kapag short naman, is yun yung mga ginagamit para sa pagsasiling. Kaya para sa akin ay goods na goods talaga itong machine na ito. Hindi ko lang talaga nagustuhan dito sa machine natin na ito ay yung kanyang safety feature. Tulad nga nasabi ko sa inyo kanina, ay itong machine na ito ay medyo may pagka-unsafe nga pala. Kasi posible na kapag iiyong kamay ay hindi mo ganda bitawan sa pinapasok mo dito sa machine, ay baka nga madamay at may pasok mo dito sa roller. Syempre para sa atin ayun natin na mangyari yon. Kaya kapag gumagamit talaga ako ng machine na ito, ay kailangan talaga magdubli ingat. At kung tatanungin nyo ako kung highly recommended ba itong machine na ito, ay para sa akin ay goods na goods talaga itong gamitin itong machine na ito. At bagay na bagay nga ito sa ating backyard farm dahil napakalaking tulong talaga nito. Kaya yan, at maraming salamat nga po pala sa muli nyong pagsama dito sa ating vlog. At kung nakaabot ka nga hanggang sa dulo ng vlog na ito, ay mag-comment ka nga lang dyan sa comment section ng Happy Farming. Para sa next vlog, ay ma-shoutout ko din po kayo. Kaya yan, at sana naging malaking tulong nga po pala itong ating content na ito. At kung may mga katanungan po kayo, ay pwede po kayo mag-PM dito sa ating page. Kaya naman, you know the drill? This is your millennial farmer, ang Hiluan Adventure. At hanggang sa muli, paalam!